Higit 30,000 Filipino workers ang hindi nakalipad patungong Taiwan noong nakaraang taon, bunsod ng paghigpit dahil sa pandemya. Pero simula sa February 15, papayagan na ulit makapasok sa Taiwan ang mga bakunadong OFW. At nakatutok si JP Soriano. January 2020 pa na mag-umpisang mag-apply ang mekanikong si Leandro bilang factory worker sa Taiwan. Pero dahil ipinahinto ng Taiwan ang pagtanggap ng mga dayuhang manggagawa kabilang na ang mga Pinoy bilang pag-iingat sa COVID-19 pandemic, hindi na iproseso ang application ni Leandro. Compare po sa Pilipinas, mas maganda po doon. Malaki yung sahod doon. Isa lang si Leandro sa mahigit 30,000 Pilipinong manggagawa na papunta na sana ng Taiwan noong isang taon pero naudlot dahil sa foreign workers restrictions nila. Pero kamakailan, inanunsyo ng Taiwan na simula sa February 15, pwede na ulit pumasok ang mga dayuhang manggagawa sa Taiwan para magtrabaho kabilang na ang mga OFWs. Excited, ganoon, masaya. Maka-apply rin sa Taiwan. Ayon sa Philippine Overseas Employment Administration o POEA, ang abiso ng TECO o Taiwan Economic and Cultural Office dapat matiyak na masusunod ng mga OFW ang health protocol sa Taiwan. Kaya kailangan daw magkaroon ng supervising agency na magmamonitor nito. Naghahanda na po ang POEA as the lead agency in charge in the monitoring and implementation of all the protocols of the OFWs bound to Taiwan. Ang mga naapektuhang Pinoy workers na papunta na sana ng Taiwan noong isang taon ay kailangang iparenew ang kanilang mga OEC o Overseas Employment Certificate sa POEA kung expired na ito. Libre ito ayon sa POEA at agad na ipoproseso para mapadali ang pagbiyahe pa Taiwan. Kailangan ding fully vaccinated na ang mga Pilipinong pupunta ng Taiwan at may vaccination certificate booklet mula sa Bureau of Quarantine ng DOH na siyang kinikilala ng WHO o World Health Organization. Bukod sa Taiwan, muling tatanggapin ng Hong Kong ang mga returning OFWs at new hires na Pinoy domestic helpers sa Hong Kong simula February 18 matapos ang 2 linggong travel restrictions dahil pa rin sa COVID-19 pandemic. JP Soriano, nakatutok 24 oras.